Magandang magandang araw mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Ngayon po ay papakita ko sa inyo kung paano lutuin ang isang simpleng gulay na makikita lang natin sa kung saan saan. Ito po ay ang saluyot. Kadalasan po ito ay nasa bukid. At ang ating sangkap po ay sibuyas, bawang, at saka luya. Meron po tayong tira-tirang lechon limpo. Tira namin kagabi. Meron toyo, may paminta, at saka luya. So ayan, prepare ko muna po yung mga ingredients ko. Ang unahin natin yung sibuyas. Iwain natin siya. Kahit hindi siya masyado maliit, normal lang, katamtaman yung iwa para madaling igisa. Ang saluyot po ay kadalasan po nasa bukid at ang kadalasang paggagamitan nito ay yung dinengdeng kung tawagin sa Ilocano at saka Pangasinanse. Natutunan ko po yung adobong saluyot sa pamamagitan ng isang kaibigan na nakilala na isang Ilocano rin. Nung una hindi ako naniniwala na pwedeng adobo yung saluyot, pero nung pinakita niya sa akin, ang ginamit lang niya is dati is yung sabaw lang ng baguong. Pero ito ngayon ang ginamit ko, ang gagamitin ko ay toyo at saka suka. May iba-ibang paraan po ng pag-aadobo ng saluyot. Yung iba nilalagyan nila ng kamatis. Ako hindi ko nalalagyan ng kamatis kasi meron na siyang toyo. Okay na po yun, simple lang para hindi magastos. Mahal kasi ang kamatis ngayon, 5 piso ang isa kasi laki lang ng halos itlog ng pugo. So kailangan magtipid kasi wala pang regular na pinagkakakitaan. Nasa stage pa tayo ng pandemya, so kailangan tipid-tipid para mayroong pang kinabukasan. Mahirap po maubusan guys, di natin alam ang sitwasyon sa kinabukasan. So, kailangan natin magtipid hanggat maaari. Basta huwag lang tayo magutom. Okay na yan, dahon-dahon. Pero malaking bagay din po yung saluyot sa ating kalusugan sapagkat ito ay nagtataglay ng benepisyo na makakatulong sa ating blood pressure. Makakatulong sa pagpababa at the same time, nakakapag-prevention ng diabetes, nakakatulong siya sa digestion, nakakatulong siya sa mga constipated, at pang-regulate ng sugar, blood sugar. So ugaliin po natin kumain ng gulay guys. Saluyot, napakasimpleng gulay po, yung murang-mura po yun sa palengke, lalo na sa pong lahat lang tayong dinaan ng bagyo. Mura lang po yan. Ngayon lang po nagmahal yung 5 piso nila dati. Ngayon 10 piso na. So, kung dati bumibili ako ng 10 tali, ngayon ginawa ko 6 na tali na lang. Kasi mahal siya. Naunawan naman natin kasi nasira ng bagyo yung mga halaman ng mga farmer natin. Usually ito sa amin sa probinsya, tumutubo lang yan sa kung saan saan. Lalo na may mga pinagsunugan ng mga dahon-dahon. Doon sila tumutubo. Pero ngayon, natuto ng mga farmer na ito ay kailangan kasi year-round kailangan ng saluyot kasi yung mga nagugulay. So ginagawa nila,
gumagawa na sila ng paraan para makapagtanim ng ano ng all season na saluyot. May nag-greenhouse na rin. Kasi malaking kita din naman sa kanila kasi. So ngayon guys, mag-gisa na tayo. Sasalan ko ng aking lutuan. Lagyan natin ng maliit na apoy lang, katamtaman lang habang tayo nagigisa. Igigisa ko po yung sibuyas, yung luya, at saka yung bawang para makuha natin yung ano ng ingredients, yung essence niya, saka yung benefits niya. Kasi yung luya at saka yung bawang kasi at saka sibuyas ay mga herbs po ito. Do akala natin dati rica-ricado lang ingredients lang, no, it's actually useful sa ating health. Lalo na yung ano yung luya, habang niluluto mo yan, lumalabas yung kanyang ano, yung kanyang characteristic na pang ano talaga sa health. As well as yung ano, black pepper, yung paminta. Pag hindi mo kasi niluto ang paminta, hindi mo makukuha yung talagang ano niya, yung benepisyo na para sa kalusugan mo. So unahin po natin yung luya. Gisahin ho natin. And at the same time, pwede na natin sabay-sabay na actually. Yung luya, bawang, saka sibuyas. Pwede na po sabay-sabay yan. Sila adobo naman yung niluluto natin. Gigisahin lang natin siya ng konti. Para makuha natin yung ano. Lasa. Sa akin po kasi hindi ko na iniintay na ano yung mag-brown. Hindi ko na siya pinapa-brown, pinapalutong, hindi na po. Mas maganda yung ano yan, yung kanyang juice ay hindi natuyo. Isa lang konti. Para talagang ano po siya. Lahat, sibuyas, bawang at luya para sabay-sabay na silang malut. Yung iba guys, inuuna nila yung sibuyas pero ako luya eh, luya yung inuuna ko, luya, bawang, pinakahuli yung sibuyas kasi hindi ko naman kailangan pa ano yung mag-brown yung sibuyas kasi maganda mag ano yan yung halos buhay pa yung enzyme niya. Ilalagay na natin ito sa heat. So medyo bumaba na yung ano, yung quality ng kanyang tawag dyan, yung luya, okay lang sa luto kasi habang niluto mo ang luya lalong lumalabas yung kanyang ano characteristic. Ayan, lagay ko na po yung ano, gem po as sahog po. Konti lang naman po yan, mga ganyan, 10 hiwa lang yata, 8. Maliliit. Pampalasa lang po. May lasa yung ating adobo at saluyo. Na natin sa konti para mani yung anak lumasa yung ating sahog.
natin. Ayan guys, yung ating saluyot, pwede natin siyang ilagay para maluto na siya. Lagay na natin sabay-sabay para sabay-sabay ang pagkaluto. Pag nalanta na siya, saka natin siya babalik pa din. Yung serving po nito is 3 to 4 persons po. Kung yung kain talaga na kain na matino. Kain po, hindi lamon. Kain lang po, kain lang. Pero masarap po ito. Hindi mo mapipigilan kasi pagka yung ito yung kinakain mo. Kasi dagdag ka ng dagdag ng kanin. Which is hindi lang maganda sa ating kalusugan. So, kailangan na lang natin control. Kahit masarap yung ulam. Kasi anything na sobra, yun po ay nakakasira sa ating katawan. So, kailangan nakatamtaman lang. Yung sakto lang. Para hindi tayo apektado. Kasi tayo rin naman ang mahihirapan yan. Oo nga, busog ka nga. Pero hirap na mag-digest yung dyan mo. So, possible na magkaroon ka ng problema sa digestive system. So, ayan po. Lagay ko na po yung soy sauce. Ayan na po yung magiging ano niya, sabaw. Hindi na po natin siya lalagyan ng tubig. So, kailangan natin i-maintain yung apoy na hindi malakas para hindi ma-ano yung ating mga sahog, hindi masunog. Kasi wala po siyang sabaw. So, ayun guys. Siguro, pwede na natin ilagay yung ating seasoning. Kumulok na siya. Para pag isang kulo, dalawa, pwede na siyang lagyan uli ng bang sahog, ng sangkap. So, unahin ko po yung yung seasoning. Bawal po pakita. Kailan po hindi kita yung label. So, yung malamang yung kulay makita. Pero at least hindi natin siya pinokos. Bibihira po akong maglagay na ito. Depende lang sa niluluto. Kasi hindi ako masyado sa seasoning kasi more on natural ako ingredients. Kasi yung advocacy ko na hanggat maaari, all natural or organic. Though, minsan hindi naman natin maiwasan na kumain tayo ng hindi ganyang organic kasi emergency purposes pag nasa labas tayo. Pero kung tayo may pagkakataong magluto ng sarili natin pagkain, gawin na natin sa tama para yung kalusugan natin ay hindi nasasakripisyo. Ayan, lalagyan ko na po ng konting vinegar. Para yan na po yung final toppings ko. Final na kalkado. So, lalagyan natin ng paminta. Yung durog po. Yung paminta po ay napakalaking bagay din po sa ating kalusugan. Lalo na habang niluluto mo yan, lalong lumalabas yung kanyang katangian ng pangkalusugan. So,
So, lahat po ng ingredients natin ay hindi lang po siya ricado. Yan po mga ricado na yan ay may kanya-kanyang karakteristik po para sa ating mga kalusugan. Akala kasi natin pampalasa, pampabango. Pero hindi natin alam na yung mga dala-dala nilang benepisyo para sa ating kalusugan. So, mostly kasi yung mga gumagamit sa mga ganyang ingredients na mga galing sa ating mga pananim, ayan po yung mga magandang pangangalaga sa ating mga kalusugan. So yun guys, hintayin lang natin ng konti. Malapit na po yan, malapit na. Pag kumulo po yan, na yung vinegar tsaka yung black pepper, pwede na po natin siyang ahunin. Ayan po. So nakita nyo po, luto na yung aking gulay. Ayan, may ano na siya, may sauce na siya. So, pwede na po yan. Sa flat ko lang para mapantay yung pagkakaano ng sauce. Konting-konting kulo na lang po. 2 to 3 minutes, pwede na po yan. Ayan po. Adobong-adobo na po siya. So guys, yan po ang ating adobong saluyot. Saluyot, napakasustansya po. Malaking tulong sa ating kalusugan. So, kailangan natin siya painaan kasi luto naman na yan. Konting na lang. Para maano natin yung paminta. Yan. Okay na. So, plating na tayo guys. Plating na tayo. Eto. Sarap. So, sa mga hindi po sanay kumain ng saluyot, magsanay na po kayo. Masarap to. Pag natikman nyo, promise po. Sarap nyo. Sarap pala yan po. So, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at sana po ay patuloy nyo pong suportahan ang aking channel. Ang channel pong ito ay umaabot sa mga PWD, mga single mothers, sa mga street children po. Kami po ay umaabot. Shoutout nga po pala sa aking team, AMAP team, Reaching Out team, at Laban team. Shoutout sa inyo lahat. God bless. Thank you for watching.